Uy, biko na may latik or sinukmani ang tawag dito niyan sa amin dito sa Laguna. Tara, samahan niyo ako, gawa tayo. So kailangan lang natin guys, bigas na malagkit, siguro kalahating kilo lang, at gata ng nyog yan. So asukal, mas maganda, mas pula, at asin. So let's go, simulan na natin, no? So kailangan lang natin is linisin lang yung ating bigas. So 2 cups of malagkit rice. Hugasan nyo hanggang maging malinis yung tubig. Then, syempre, kapag malinis na yung tubig, pwede na natin siyang isalang sa ating rice cooker. Huwag nyo masyadong damihan yung tubig para hindi siya maging malata. Okay? So, next, magpakulo na tayo ng gata ng nyog. Yan yung magiging latik natin. So, stir nyo lang sa medium heat, no? So, hanggang sa maubos yung tubig, hanggang sa ang matira is yung kanyang latik mismo. Katulad nyan. Ayan, magbubuo-buo siya. At hintayin niyong mag golden brown. Ayan, napakabango niyan guys. Para ka na sa probinsya, no? Ayan, so luto na yung ating latik. It's time naman na lutuin natin yung biko natin. So maglagay lang tayo ng pan, painitin lang natin. Then ilagay natin yung ating gata ng nyog. Medyo marami-rami tayong gagamitin gata ng nyog dito guys. Ayan, so kapag kumukulo na, lagyan natin siya ng asukal. Ayan, so sa kalahating kilo ng asukal, kalahating kilo ng bigas, lalagyan natin ng 1/4 na asukal. So, stir nyo lang siya hanggang mahalo or madissolve yung asukal. And then, lagyan natin ng asin. No? Huwag masyadong karamihan lang, sakto lang. So, stir nyo lang hanggang sa, syempre, kapag kumukulo na siya, o check pala natin kung luto na yung ating malagkit rice. So, ayan na, luto na. Hindi siya ganun kalata guys ha. Ayan, so pwede na natin gamitin yan. So kapag kumukulo na, ayan, bumubula-bula na yung ating gata, ilagay na natin yung ating malagkit rice. Ayan, so kapag nailagay mo na lahat ng malagkit natin, ito na yung pinakamahirap na part, yung paghahalo. Napakasakit sa braso, yung nakaangalay, no? So kailangan haluin mo siya ng haluin para talaga ma-absorb ng malagkit natin yung gata. So para hindi rin dumikit sa pan. Ayan, so halo ka lang ng halo, no? Medyo nakaangali yan, pero worth it naman yan guys, no? So kapag nahalo mo siya na maayos, at na-absorb na ng rice yung malagkit, yung gata pala, isali na natin siya sa dahon ng saging. Ayan, napakabango niyan. Ayan, no? Isa rin sa nagpapabango yan sa ating biko, yung dahon ng saging. So make sure na sterilize natin yan, no? So next, alug-alugin natin, no? Para sumakto siya doon sa ating lalagyan. And ito na yung time na para i-portion natin siya, no? So kailangan pantay-pantay para maganda naman tignan. So next, ilagay na natin yung ating latik. Ayan, oh, napakabango talaga niyan, guys, oh. Ayan. So ayan na yung ating bacon latik or sinukmani. So pwede niyo nang enjoy niyan, pwede niyo nang kainin niyan, pero medyo mainit pa yan. So, i-rest muna natin yan, no? Then, sa kanyo kainin. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, guys, no? Paki-heart naman at follow!